여러분 안녕하십니까? 박근동 마크포스님 라핫 온라인 월드 컨퍼런스에서 기독 교회사 강의를 담당한 이한규 목사입니다. 아코포스 파스토르 이한규 앙 인차지사 박두두르 앙 카사이사야 앙 크리스티아니스모 앙 온라인 CLF 월드 컨퍼런스. 에베소서 3장 10절에 보면 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하신다라고 말씀하셨어요. So, Ephesians chapter 3 verse 10 sinasabi upang ngayon sa pamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. 또 마태복음 16장 18절을 보면 음부의 권세가 미칠 수 없는 유일한 곳이 바로 교회라고 말씀하고 있습니다. As Mateo chapter 16 verse 8 sinasabi na ang tanging hindi na aabot ng kapangyarihan ng hadis ay ang iglesia. 1장 23절에 보면 교회는 그리스도의 몸이라고 했습니다. At sa Ephesians chapter 1 verse 23 sinasabi na ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. 예, 몸에 있는 모든 지체들은 몸에 의해서 존재하고 몸을 위해서 존재하는 거죠. Lahat ng mga sangkap ng ating katawan ay nag-exist dahil sa katawan at para sa katawan. 예, 교회는 그리스도의 몸이기 때문에 교회를 귀하게 여기는 것은 예수님의 몸을 귀하게 여기는 것이고. At dahil ang iglesia ay katawan ni Kristo, ang pagpapahalaga kay Kristo ay pagpapahalaga sa iglesia. 예, 교회를 사랑하는 것은 바로 예수 그리스도의 몸을 사랑하는 것입니다. At ang pag-ibig sa iglesia ay ang pag-ibig kay Jesus. 예수님의 몸을 귀하게 여기면 예수님도 그 사람을 역시 귀하게 여기시겠죠. Kung pahalagahan ang katawan ni Kristo, kung ganon si Kristo din ay magpapahalaga sa taong iyon. 한 사람이 복음을 듣고 구원을 받는 것도 굉장히 중요하지만 napaka-importante rin po ang isang taong makarinig ng ebanghelyo at baligtas. 구원받은 성도들이 한 몸을 이루어서 하나님의 뜻을 나타내고 복음을 전파하는 것도 굉장히 중요하기 때문에 ngunit napaka-importante rin po ang mga ligtas na kapatiran ay magsilbing isang katawan at ipangaral ang ebanghelyo. 사람들 복음의 일꾼들이 이 교회를 지키기 위해서 kaya napakaraming mga tao ng Diyos sa mga lingkod ng iglesia upang ingatan ang ebanghelyong ito. 정말 사랑해서 수많은 고난을 겪었습니다. At dahil sa pag-ibig nila sa iglesia, sila ay nakaranas ng matinding bighati. 제가 3시간 동안 뭐 기독교회사의 수많은 사건, 인물 또 많은 문제들을 다 이야기할 수는 없습니다. Sa loob ng 3 oras, hindi ko po maibabahagi sa inyo lahat ng maraming mga pangyayari at iba't ibang mga tao sa loob ng kasaysayan ng Kristyanismo. 2000년 이 긴 기독교 역사 속에서 꼭 알아야 될 부분들. Ngunit ang pinaka kailangan natin malaman sa 2,000 kasaysayan ng Kristyanismo. 또 정말 복음과 교회를 사랑했던 하나님의 귀한 일꾼들. At ang mga mahal na lingkod ng Diyos na tunay na umibig sa iglesia at ebanghelyo. 그분들의 믿음의 삶과 또 귀한 간증들을 중심으로 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. Sentro sa kanilang buhay pananampalataya at mahal na mga patotoo, nais ko pong ibahagi sa inyo. 기독교 역사를 기록한 많은 분들이 있는데요. Marami pong nagsulat tungkol sa kasaysayan ng Kristyanismo. 세계 최초로 교회사를 기록한 사람은 유세비우스입니다. Ang pinakaunang nagsulat tungkol sa kasaysayan ng iglesia ay si Eusebius. To J.M. Carroll 박사의 피 흘린 발자취. Whether it be the si Eusebius man o si Dr. J.M. Carroll tungkol sa Trail of Blood na sinulat niya. John Fox의 기독교 순교사 이런 책들을 보면 o kaya ang mga libro ni John Fox na pinamagatang The Christian Martyrs. 12 사도들의 그 최후나 makikita natin ang kamatayan ng 12 apostol ni Jesus na hindi naitala sa Biblia. 예, 우리가 잘 몰랐던 그 기독교 역사의 아주 중요한 인물들, 사건들을 자세히 소개해주고 있습니다. At detalyadong ipinapaliwanag dito ang iba't ibang mga pangyayari at mga tao sa kasaysayan ng Kristyanismo. 예수님께서 2000년에 이 땅에 오셔서 2000 years ago, si Jesus ay dumating po sa lupa. 우리 죄를 씻기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 upang linisin ang ating kasalanan, siya ay napako sa krus at namatay. 세상을 떠나신 뒤에 at pagkatapos siyang lisanin ng mundo, 예수님의 가르침을 받았던 열두 사도들이 복음을 증거했습니다. Ang 12 apostol na nakatanggap ng pagtuturo mula kay Jesus ang nagsimulang mangaral ng ebanghelyo. Eusebius나 John Fox의 기록에 의하면 ayon sa kasulatan ni Eusebius o John Fox, 예수님의 열두 제자 중에 가장 나이 어리고 오래까지 살았던 제자가 사도 요한이라고 합니다.
Ang pinakabata at pinakamatagal na nabuhay sa apostol ni Jesus ay si Apostol Juan. Sado Yohani 이제 세상을 떠나고 nang si Apostol Juan ay pumanaw, sado시대가 끝이 납니다. Natapos na po ang panahon ng mga apostol. 그리고 이제 사도 시대가 끝난 뒤에 그 사도들의 직접적인 가르침을 받았던 사도들의 직계 제자들이 있었습니다. At pagkatapos ng apostolic age, nagkaroon ng mga disipulo ng mga apostol na nakatanggap ng direktang turo ng mga apostol. Tulad na nakikita niyo po ngayon sa screen. Yohane 제자들 중에 이제 폴리갑이나 이그나티우스라는 제자가 있었습니다. Sa mga alagad ni Juan, mayroong nangangalang Polycarpus at Ignatius. Polycarpus 복음을 증거하다가 로마 군인들에게 체포가 되어서 si Polycarpus habang nangangaral ng Ebanghelyo ay nahuli ng mga sundalong Romano. Sipsagay dalyoso huayong을 당합니다. Siya ay pinako sa krus at sinunog. Polycarpus 서머나 교회의 감독이었는데 si Polycarpus naman ay ang leader ng Smyrna Church. 체포한 군인이 만일에 네가 예수 그리스도를 부인하면 목숨은 살려주겠다고 이야기를 했습니다. Ang mga sundalo na nakahuli kay Polycarpus ay nagsabi na kung tanggihan mo si Jesus, bubuhayin ka namin. Ngunit sinabi ni Polycarpus, 나는 86년간 나의 주 예수 그리스도를 섬겼습니다. 86 na taon kong pinaglingkuran ang aking Panginoong Jesus. 하지만 그분은 한 번도 나를 부인하신 적이 없었습니다. Ngunit siya, ni minsan ay hindi tumanggi sa akin. 어떻게 그분을 부인할 수가 있겠습니까? Kung ganoon, paano ko siya matatanggihan? 폴리갑은 이제 화형주에 묶여서 아주 장렬하게 순교를 했습니다. Kaya si Polycarpus ay tinali sa 화면에 보는 것처럼 이제 kahoy at sinunog. 요한의 제자 중에 이그나티우스라는 제자가 있었어요. Tulad na nakikita niyo sa screen ngayon, isa sa mga disipulo ni Juan naman ay si Ignatius. Ignatius는 안디옥 교회의 감독이었는데 si Ignatius naman ang pinuno ng iglesia sa Antioca. 역시 순교를 당합니다. Habang nangangaral ng ebanghelyo, siya rin ay naging martir. 그 굶주린 짐승들의 밥이 되어서 si Ignatius naman ay naging pagkain ng mga gutom na mga hayop. At ganun siya naging martir. Polycarpus 또 이레니우스라는 제자를 키웠고 at si Polycarpus naman ay nagturo sa alagad niyang si Irenaeus. Irenaeus는 또 히폴리투스라는 제자를 키웠고 at si Irenaeus naman ay nagkaroon ng disipulong tinawag na Hippolytus. Hermas라는 제자를 키웠는데 si Ignatius naman ay nagkaroon ng alagad na nangangalang Hermes. Romaso 16장 14절인 허메를 이야기한다고 합니다. Itong si Hermes ay tumutukoy din sa Hermes sa Romans chapter 10 verse 14. Chapter 16 verse 14. 그때 한 권의 책도 쓰시지 않으셨는데 nang si Jesus ay nasa lupa, ni isang aklat ay hindi niya sinulat. Yesus님은 제자들을 키우셨습니다. Ngunit ang ginawa ni Jesus ay ang pagtuturo ng mga disipulo. 제자들에 의해서 예수님 세상을 떠나고 난 뒤 이 세상이 놀랍게 변화되었습니다. At sa pamagitan ng mga disipulong kanyang tinuruan, pagkatapos siyang umalis sa mundong ito, ang mundong ito ay kahangahangang nagbago. Si Apostol Pablo ay nagturo sa kanyang estudyanteng si Timoteo. At si Juan naman ay nagturo kay Polycarpus at Ignatius. 요한이 이 사도들이 키운 사도들의 직계 제자를 속사도라고 합니다. So we call at ang mga direktang tinuruan ng mga apostol ni Jesus ay tinatawag na mga post-apostles. 또 이제 그들의 제자들을 키웠고 at ang mga post-apostles na naman ay nagkaroon ng sarili nilang mga disipulo. 속사도들의 가르침을 받은 제자들이 또 계속 복음을 전해왔죠. At sila na mga nakatanggap ng turo ng post-apostles ay nagturo na naman ng bagong mga disipulo. Ngayon, habang ipinapangaral ng alagad ni Jesus ang Ebanghelyo, ang Judaismo na nakakulong sa gawa ng kautusan at sa pagitan ng mga alagad naman ni Jesus na nangangaral na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya at biyaya ng Diyos ay nagkaroon ng alitan. At ganito ang Ebanghelyo ay patuloy na ikinalat. Ang mga alagad ni Jesus usually ay nabibilang sa Judaismo. Kaya sila ay nangangaral sa mga Judaism at sila rin ay nakatanggap ng malaking pag-uusik mula sa kanila. Kaya ang Ebanghelyo ay pumasok naman po sa Roma.
로마에 어떻게 해서 복음이 들어갔는가? Paano po ba pumasok ang ebanghelyo sa Roma? 여기에 대해서는 뭐 성경이나 역사적인 기록이 분명치 않습니다만. Tungkol dito sa Biblia man o sa kasaysayan, wala pong malinaw na nakatala. 학자들은 아마 대부분 오순절에 디아스포라 유대인들이 예루살렘에 왔다가 복음을 듣고 그 로마의 복음을 들고 들어갔을 거라고 이야기를 합니다. Ngunit maraming mga Bible scholars ang nagsasabi na sa araw ng Pentecost, ang mga Jewish diaspora na nakarinig ng Ebanghelyo ay kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Paulo kinukuha ng Romanos는 바로 로마에 있는 구원받은 그리스도인들에게 보낸 편지였죠. Ang aklat ng mga taga-Roma na sinulat ni Apostol Pablo ay ang liham niya para sa mga iglesia sa Roma. Dahil lubos na ininais ni Apostol Pablo na makapunta sa Roma. Dahil noong panahon na yon, ang Roma ay ang sentro ng buong mundo. Kaya kung pumasok ang Ebanghelyo sa Roma, ang Ebanghelyo ay maaaring pumalat sa buong mundo ng mabilis. Kaya ang banal na mga karunungan ni Pablo ay ininais na ibahagi sa iglesia sa Roma. At ninais natin ipangaral ang Ebanghelyo sa sentro ng mundo ng Roma. 하나님은 바울을 가이사 앞에 세워서 가이사에게도 복음을 증거하기를 원하셨어요. At ninais din ng Diyos patayuin si Pablo kay Cesar upang mangaral ng Ebanghelyo kay Cesar. 예, 사도행전에 보면 하나님께서 바울아 내가 가이사 앞에 서야 하겠고라고 말씀하셨어요. Sa aklat ng mga gawa sinabi ng Diyos, Pablo, ikaw ay tatayo kay Cesar. 예, 그 가이사는 로마의 제5대 황제였던 네로를 가리킵니다. At ang Cesar doon ay tumutukoy kay Haring Nero na ikalimang hari ng Roma. Kaya si Pablo ay pumunta sa Roma upang mangaral ng Ebanghelyo. At pagkatapos niyang ipangaral ang Ebanghelyo kay Cesar sa Roma, sinasabi ng mga historian na siya ay naging martir din sa Roma. Nang naikalat ang Ebanghelyo sa Roma, 이제 로마 제국의 국가적인 핍박을 받게 됩니다. Sila ay nakatanggap ng national persecution mula sa Roman Empire. 로마 제국은 왜 그리스도인들을 핍박했는가? Ngayon, bakit po ba pinag-uusig ng mga taga-Roma ang mga Kristiyano? Marami pong iba't ibang mga dahilan. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ilan lang doon. Una, ang mga Kristiyano po ay tumanggi, sumamba sa hari. Ayon sa mga Kristiyano, maaari namin respetuhin ang hari, ngunit di namin maaaring sambahin ito baliban sa Panginoong Diyos. Kaya sila ay nakatanggap ng dakilang pag-uusig. At ang mga Kristiyano rin ay tumanggi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 여러분들이 그리스 로마 신화라는 책을 아마 대부분 다 읽어보셨을 텐데. Siguro halos lahat kayo nabasa na ang Greek mythology. 예, 로마는 다신교 문화를 가진 나라였습니다. O kaya ang Roman mythology. Sila kasi naniniwala sa polytheism. 예, 로마에는 뭐 제우스나 주피터나 뭐 이런 많은 신들이 있었는데. Sa kanila meron silang maraming mga Diyos tulad ni Zeus or Jupiter. 하나님 한 분만이 참신이고. Ngunit ayon sa mga Kristiyano, tanging ang Panginoong Diyos lamang ang isa at tanging Diyos. 이방 신들 다 우상이라고 이야기를 했어요. At maliban sa iba sa Panginoong Diyos, lahat ng iba ay puro mga Diyos-Diyosan lamang. Kaya ang pagkakaroon ng alitan ng mga Kristyanismo at ang Roma ay hindi maiiwasan. Kaya tuwing nagkakaroon ng friction ang mga Romano sa mga Kristiyano, kaysa sa Roma, pinili kasi nila ang iglesia. At tinawag pa nila ang sarili nila mga sundalo ni Kristo. At sikreto rin sila na gumagawa ng mga pagtitipon sa gabi. 그리스도인들이 자신들의 안전을 위협한다고 오해를 하게 됐어요. Kaya ang Roman Empire ay natakot na baka ito ay maging malaking danger sa kanilang security. Ang mga Romano ay nag-akala na ang kanilang bansa ay mananatili magpakailanman. Ngunit sabi ng mga Kristiyano na ang mundong ito ay hindi mananatili magpakailanman. At balang araw ito ay hahatulan din.
지진이나 질병이나 기근이나 홍수 등 자연재해가 생겼을 때 At tuwing nagkakaroon ng natural disaster tulad ng lindol o baha o mga sakit sa Roma. 로마인들은 그리스도인들이 로마의 신들에게 제사를 지내지 않아서 Inakala naman ng mga Romano na ang mga Diyos nila ay nagalit dahil sa hindi paghahantog ng mga Kristiyano sa kanilang Diyos. Roma는 귀족 중심의 사회였죠. Ang Roma po ay aristocratic society. 그런데 이제 그리스도인들은 하나님 앞에서는 귀족이나 평민이나 다 평등하다고 이야기를 했습니다. Ngunit ang mga Kristiyano ay nagsasabi na sa harapan ng Diyos, dugong bughaw man o ordinaryong tao man ay pareho lang sa harapan ng Diyos. Kaya mga ganitong bagay kasi ay hindi tumugma sa Roma. Kaya ang bansang Roma ay patuloy na nag-usig sa mga Kristiyano. Especially siguro napanood nyo na rin ang pelikulang Cruel Bodies. Cruel Bodies? 예, 그 영화를 보면 네로 황제가 그리스도인들을 얼마나 무자비하게 핍박했는지 Sa pelikulang ito, makikita ninyo kung gaano kabrutal at walang awang pinag-usig ni Haring Nero ang mga Kristiyano. 네로가 황제로 있던 서기 64년에 AD 64, kung kailan si Nero ay hari ng Roma, nagkaroon po ng malaking sunog sa Roma. At ang apoy na ito ay nagsunog sa buong syudad sa loob ng 9 na araw. Maraming mga tao ang nasunogan ng ari-arian at buhay din. Nero는 배우의 옷차림을 하고 Ngunit noon, si Nero ay nakasuot ng damit na pang-stage at umakyat sa tore ng Kenas sa Palatine Palace at siya ay kumakanta doon ng Destruction of Troy. Na pati ang mga taga-Romano, hindi man lang nila ladlaran na naisabi, ngunit naniwala sila na ang nagsimula ng apoy na ito ay si Nero. Kaya nang ang mga mamamayan ay nagkagulo at nagsimula silang magkaroon ng paglaban sa hari, kaya kinailangan na ni Nero maghanap ng sakripisyong aako sa lahat ng kasalanan ito. Noon, ang Roma ay nahati po kasi sa 14 na lalawigan. Ngunit sinakto na sa 14 na iyon, tangi ang 4 na lalawigan na tinitirhan ng mga Kristiyano at mga Hudyo ay hindi nasunog. Kaya ginamit ni Nero ang puntong ito upang pagbintangan ang mga Kristiyano sa sunog na nangyari. Kaya dahil lang sa dahilan ng pagiging Kristiyano, di mabibilang ng mga tao ay nahuli. At sila ay pinagkakain ng mga mababangis na hayop o pinagpapako sa krus. May mga tao naman na linagay sa sako na naglalaman ng mga mababangis na ahas at scorpion. At ang sako na yon ay pinagkakain ng mga mababangis na aso. At ang saramdaron, ije Nero의 정원 있는 그 기둥에다가 사람을 묶어놓고 May mga tao naman na itinali sa poste sa hardin ni Nero. 예, 왁스를 바른 그 종이나 옷을 입혀서 At pinadamitan ng mga damit na pinahiran ng wax. 거기에 불을 붙이고 밤새도록 정원을 밝히도록 했어. At ito'y kanilang sinindihan upang liwanagin ang hardin buong gabi. 로마 제국의 이제 10대 박해라는 아주 대표적인 박해가 있었는데 mayroon pong 10 great persecutions ng Roman Empire sa mga Kristiyano. 이 모든 걸 뭐 시간 관계상 다 소개할 수는 없습니다. 그 다이상 kulangan ng oras, hindi ko po ito maipapaliwanag lahat. 그 데키우스라는 황제가 있었는데요. Mayroon pong isang hari na nangalang Decius. 데키우스 때는 이제 로마의 신들에게 모두 제사를 드리게 하고 nung panahon ni Decius isinabatas lahat ng mga tao na maghandog sa hari ng Roma. At sa mga tao naghahandog, sila ay binigay ng certificate na tinatawag na Libellus. Roma의 신들에게 제사를 드리지 않는 그리스도인들은 리벨루스를 받을 수가 없었고 At ang mga Kristiyano naman na hindi nakapaghandog sa Roman God ay hindi din nabigyan ng Libellus.
그래서 이제 감옥에 투옥이 되고 죽임을 당하고 굉장히 많은 핍박을 받았어요. Kaya sila ay nakulong, sila ay pinatay at nakatanggap ng dakilang pag-uusik. PPT를 통해서 로마 제국이 그리스도인들을 어떻게 핍박했는지를 한번 보겠습니다. Sa pamagitan ng PPT, tignan po natin kung paano pa pinag-usik ng mga Romano ang mga Kristiyano. 자, 여러분들이 화면에 보시는 이 모습은 로마의 콜로세움에서 이제 그리스도인들이 십자가에 달려서 처형을 당하는 모습입니다. Itong nakikita ninyo ngayon sa screen ay ang mga Kristiyanong ipinapako sa krus sa loob ng Colosseum sa Roma. 수많은 로마의 관중들이 지켜보는 가운데 ganito karaming mga Romano ang nanonood sa kanila. Ang mga Kristiyano ay napako sa krus. 이 십자가에 묶어서 이제 그 기둥에다 또 불을 붙여서 태워서 죽이기로 했어요. Sila ipinako na nga sa krus at ang krus na ito ay sinunog pa nila. 이런 핍박을 받으면서도 그리스도인들은 주님을 섬겼고 주님의 이름을 위해서 목숨을 기꺼이 버렸어요. Kahit sa gitna ng ganito pag-uusig, ang mga Kristiyano ay patuloy na sumambas kay Kristo at itinayo ang kanyang pangalan. Kristiyanong hayaong을 당하는 모습. Ang susunod na nakikita natin ay ang pagsusunog sa mga Kristiyano. Tangdagdami wie Kristiyanong mukkonokko. Ang mga Kristiyano ay itinali sa mga panggatong. At ganito sila pinatay sa pagsunog. 장면도 역시 이제 경기장에서 그리스도인들을 처형시키는 장면입니다. Ito rin po ay ang tanawin ng pagpatay ng mga Kristiyano sa loob ng mga Colosseum. 예, 땅바닥에 보면 이제 그리스도인들이 죽임을 당한 모습이 보이죠. Kung makita niyo po sa sahig ang mga patay na Kristiyano. 자, 아까 이그나티우스는 굶주린 짐승의 밥이 되었다고 말씀을 드렸는데 kanina binanggit ko po sa inyo na si Ignatius ay naging pagkain ng mga gutom na hayop. 콜로세움에 굶주린 짐승들을 가두어 놓고 kung makita niyo rin dito, kumulong sila ng mga gutom na mga hayop sa Colosseum. 그리스도인들이 굶주린 짐승들에게 물을 뜯기게 하고 at pinakawalan ito sa mga Kristiyano upang sila ay lapain. Kontusadere kung kalare, ayo kung bichamage chugimul tanghage do hesmida. At sila ay miserable ding nasawi sa mga espada ng mga gladiator. Kristiyanong i pogumul yeso, ulmana manun konanul padatnenjil anun saramdiri onul i siden manchig ansi. Sa panahon natin di po ganon karami ang mga tao na nakakaalam kung gaano ba kadakila ang pag-uusig na natanggap ng mga Kristiyano mula sa Romano. 그리스도인들을 계속해서 이렇게 핍박을 했고 at ganito patuloy ang pag-uusig ng Roma sa mga Kristiyano. 수많은 그리스도인들이 정말 이 복음과 교회를 지키기 위하여 di mabibilang ng mga Kristiyano upang ingatan ang iglesia at ang ebanghelyo. Sila'y walang awa na pinagpapatay. Kamuge gachigo at sila'y nakulong. Emchengnan konanul danghaesseumnida. Matinding bighati ang kanilang dinanas. Ngunit ang kahanga-hanga Satani i gyoewa bogeumul pipbakhaemyeon si Satanas, kung pag-usikin niya at kung pahirapan niya ang iglesia, inakala niya na ang iglesia ay babagsak. 여러분, 사탄이 꿈꾸는 세상은 복음이 없는 세상입니다. Ang mundo na pinangangarap ni Satanas ay ang mundo na walang ebanghelyo. 교회가 꿈꾸는 세상은 사탄의 역사가 없는 세상입니다. At ang mundo naman na pinangangarap ng iglesia ay ang mundo na walang kilos ni Satanas. 사탄은 물리적인 힘으로 교회를 핍박하면 교회가 무너질 거라고 생각을 했는데 inakala ni Satanas na kung pahirapan niya ang iglesia physically kung gano'n ito ay babagsak. Ngunit ang kahanga-hanga pipagal padamin padalsurok the more na ang iglesia ay pag-usikin점점 더 하나님 앞에 마음이 간절해지고 mas lalo silang naging sincere sa harapan ng Diyos. 그들이 육신에 빠지지 아니하고 at sila hindi nalulong sa laman. 언제 생명을 잃을지도 모르기 때문에 dahil hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. 간절히 주님을 찾았고 kaya sincere nilang tinawag ang Diyos. 복음을 전해서 한 사람이 구원을 받으면 at yung nangangaral sila ng ebanghelyo at sa pagkaligtas ng isang tao para ipangaral itong ebanghelyo ng katotohanan para sa aking kaluluwa. 이런 위험을 무릅쓰고 복음을 지켰구나. Ang mga Kristiyano pala ay nag-risk ng buhay nila para lang ingatan ng ebanghelyo para sa akin. Isinalalay pala nila ang buhay nila upang ipangaral ang mahal na ebanghelyong ito sa akin. Sa sobrang pasasalamat, maraming mga taong sumunod sa kanila sa pag-alay ng buhay nila para sa ebanghelyo.
pangalan ni Satanas na born niyang pag-usigin ang iglesia ay ito'y babagsak. Ngunit ang iglesia, tabo na sila'y makatanggap ng pag-uusig at kahirapan, ang purity ng ebanghelyo ay naikalat pa rin. At ang spiritual na buhay nito ay mas lumakas. Ang iglesia, imbis na bumagsak, ito ay mas makapangyarihang lumaki. Sa pamagitan ng dugo ni Pedro, ni Pablo, ni Polycarp, na namatay para sa Kristyanismo, ang pag-uusig ng Ebanghelyo ay kanilang nadaig. At sa wakas, gamit ng Ebanghelyo, nagawa nilang sakupin ang Roman Empire. At pagdating ng AD 313, si Haring Constantinus ay ginawa niyang official ang Kristyanismo. Kaya kung tingnan natin ang Biblia o ang kasaysayan ng Kristyanismo, mukhang maganda kung walang pag-uusig o kahirapan. Ngunit sinasabi ng kasaysayan sa atin na higit sa pag-uusig at kahirapan, mas delikado ang leisure at complacentment. Dahil tuwing nagkakaroon ng pag-uusig at kahirapan, ang mga Kristiyano ay mas tumitibay at mas lumalakas. Ngunit tuwing nawawala ang pag-uusig at kahirapan, tuwing nagkakaroon ng komportableng buhay at walang kahirapan, ang mga Kristiyano ay tinatamad na rin manalangin. At spiritually, sila ay humihina. At makikita natin na ang puso nila ay tumutungo sa laman. Ang kasaysayan ng Kristyanismo ay malinaw na nagpapakita sa atin na ang pag-uusig at kahirapan ay nagpaliwanag pa ng buhay ng mga Kristiyano at ang mga dugo ng mga martir ay naging mabuting pataba sa paglago ng iglesia. Si Satanas ay physical na nagpahirap po sa iglesia. Ngunit the more na siya ay mag-usig, ang iglesia ay mas lalong lumago. Kaya si Satanas ay naghanap ng bagong strategy. Hindi pala pwedeng pabagsakin ng iglesia gamit ng physical na paghihirap. Kaya ideologically niya sinimulan atakihin ang simbahan. Nang sinaunang panahon, maraming mga pilosopo ang nagbigay impluwensya sa mga tao. Sinabi din sa aklat ng Colossians na huwag magpabihag sa pilosopiya at walang kabunuhang pagdaraya. Kung makita niyo po ang aklat ng mga gawa, pati si Apostle Pablo, kasama ng mga Stoicism, at makikita natin ang pakipagdebate niya sa mga Epicurus philosophers. Sa mga taong puspos ng pilosopiya at makamundong karunungan, nagkaroon ng mga tao na ideologically sinimulang atakihin ang Ebanghelyo. At ang pinakasikat sa kanila ay si Lucianus at si Celsus. At sa Neo-Platonist, meron din nangangalang Porphyry. Dahil ideologically nila inatake ang Ebanghelyo,
for these, for such people like them. Yung iglesia naman bilang pangkontra sa mga taong ito. The church felt the need to protect the gospel. Nalaman nila ang pangangailangan ng ingatan ng ebanghelyo at depensahan ito. And before salvation, these people may have. Kaya bago maligtas sila ay natuturin ng maraming iba't ibang pilosopiya at karunungan ng mundo. But they failed to gain satisfaction. Ngunit hindi sila nakatanggap ng satisfaction ng buhay doon. And as they met with the gospel, they realized this is the truth. Nang nakilala nila ang ebanghelyo, ito pala ang tunay na katotohanan. Ito pala ang pinakadakila at mataas na pilosopiya. And there were such people who lived to serve the church. Kaya may mga tao na naglingkod sa iglesia at nabuhay para sa ebanghelyo. These people were sila ang dumipensa sa ebanghelyo. 재판을 받을 때 부당하게 재판을 받는 부분에 대하여 황제들에게 편지를 써서 호소하기도 하고. And they would also write letters to the emperor. At tungkol sa di makatarungang paglilitis sa mga Kristiyano, sila din ay nagsulat ng liham sa hari. And they were doing the works of apologetics. Gamit ng mga sulat, dinipensahan nila ang ebanghelyo. And we call these people the apologists. At ang mga taong ito ay tinatawag nating mga apologist. Isa sa mga sikat na apologist ay ang nakikita niyo dito sa screen na si Justin. Historians claim that he was one of the ang mga historians ay nagtatawag kay Justin na isang dakilang apologist dahil siya ay natuto ng maraming pilosopiya. And he was bound in all kinds of knowledge. Sa totoo siya ay napuspos din na matalinong kayabangan. Pero isang araw, may nakilala siyang isang lolo na naglalakad sa dagat at nang siya ay kanyang kinausap. Nalaman niya na ang pilosopiyang kanyang tinataglay ay wala lang. And he was criticized for trying to. At siya ay inakusa ng lolong yon na nagmamayabang sa kanyang kaalaman. And this elderly man said to go and. Sinabi ng lolong ito na umuwi ka sa bahay ay at matagpuan mo sana si Jesus sa lumang tipan. And as this Justin was able to delve. Kaya sinimulang basahin ng mabuti ni Justin ang lumang tipan. The Old Testament. He realized this is the. Ang lumang tipan pala ay ang natatagong anyo ni Jesus. Augustine said. Sinabi ni Agustin, si Jesus ay nakatago sa lumang tipan at nakabukas sa bagong tipan ayon sa kanya. Isang araw, nakilala ni Justin si Jesus sa lumang tipan. At ang buong buhay niya ay sinalalay niya para sa pagdedepensa ng ebanghelyo. At sa wakas, siya rin ay naging martir. Kaya tinatawag din siya na Justin the Martyr. And although he was a very precious man, si Justin din po ay isang mahal na tao. Ngunit dahil siya ay isang pilosopo, kaya sa kanyang teolohiya, maraming mga philosophical na mga turo na nakapaloob. Kaya meron din pong isa pang apologist na tinatawag na Tertullian. Justin이 그리스도교의 옷을 입은 철학자라고 비판을 했습니다. And he criticized Justin saying that he si Tertullian ay nagsabi na si Justin na ay isang pilosopo pa rin na nakadamit Kristiyano lamang. Kasi귀한 부분이 많지만. Yes, there were very precious aspects about Justin. Marami ding mahal na ginawa si Justin. Kasi anatanan kasi humirago halso ikes. But you can say that his flaws that there were no Christian. Ngunit sinasabing isang kapintasan niya na hindi niya natanggal ang mga philosophical na mga element sa kanyang teolohiya.
apologist. His name is Tertullian. 그야 메롱 이사 팡 apologist 나나가랑 Tertullian. 아버지라고 불리워지고 있고. He is called the father of Latin Christianity. 에톤 Tertullian 나만 아이디나 타고 나 아마 낭 Latin theology. He is one of the first people to use the term Trinity. 아트 샤린 아이키니 킬라 빌랑 우낭 고마밋 낭 살리탕 Trinity. 그런 이제 마흔 살에 예수님을 만난 뒤에. 자포 아이 이상 mambabatas. 그리 pagkatapos niyang makilala si Jesus nang siya 40 taon, nalaman niya na di makatarungan ang hustisya sa mga Kristiyano. Kaya nagsulat siya ng mga liham upang depensahan ang mga Kristiyano. Si Tertullian din ay isang mahal na tao. Ngunit si Tertullian din ay nagkaroon ng isang kaunting kakulangan sa kanyang ideolohiya. Sinabi kasi niya na ang tradisyon ng iglesia ay kasing taas din ng Biblia mismo. Anyway, ang mga Kristiyano, ganitong paraan sa isang banda sila ay nangaral ng Ebanghelyo. At sa isang panig, sila ay nakatanggap din ng maraming pag-uusig. At dahil sa tindi ng pag-uusig, ang pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo bilang Kristiyano mismo ay napakahirap. Kaya sa post-apostolic era, napakahirap po maging Kristiyano. Di mabibilang ng mga Kristiyano ay naging pagkain ng mga hayop sa Colosseum. At sila ay nagbuhos ng dugo sa espada ng mga gladiator. Dahil sa tindi ng pag-uusig ng mga sa mga Kristiyano, they had dug these kinds of. Kaya sa paligid ng Roma, nagsimula silang maghukay ng mga underground ng mga libingan at doon sila nagsimulang magtago. Kaya yun ang tinatawag natin ng catacomb. Ako rin po ay nakapunta na sa mga catacomb ng Roma. Ang mga Kristiyano sa loob ng 250 taon, hindi naman po lahat ganun ng Kristiyano. Ngunit sa loob ng catacomb, sa ilalim ng lupa, hindi man lang sila makita ng sinag ng araw. Dito sila secretly nagkaroon ng pagtitipon at secretly nagkaroon ng pakipag-ugnayan sa mga Kristiyano na nasa ibabaw ng lupa at sila ay nasuportahan ng mga material na kinailangan nila. Kaya ang buhay ng mga sinaunang Kristiyano, may mga kasabihan na sinasabing ito ay kombinasyon ng pag-uusig sa ibabaw ng lupa at panalangin sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon, sa paligid ng Roma, mayroong halos 60 mga katakom na nakahukay. At umaabot na 960 kilometers ang haba ng mga daanan sa ilalim ng lupa. Mayroon pong isang aklat, nobela, tungkol sa buhay ng mga Kristiyano noong panahon na yon. Ito po ay aklat na pinamagata, Martir ng mga Katakom. Kung gaano ba nahirapan ang mga Kristiyano para sa Ebanghelyo noong panahon na yon. Kaya ito ay isang nobela lamang, ito ay napaka-lively at detalyado. Kaya ganito po ang mga Kristiyano ay pinag-uusig. Patuloy nilang ipinangaral ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyong ito sa wakas ay nagsimulang sumakop sa Roma. Kaya pagdating ng 313 AD, sa pamagitan ng Edict of Milan, ang hari ng Roma na si Constantinus ay nag-officialize ng Kristiyanismo.
이 콘스탄티누스 황제는 기독교 공인을 했는데 In officialized Constantinus ang Christianismo sa Roma. 여러분 기독교 공인이라는 것은 기독교가 로마의 국교로 인정을 받았다는 의미가 아니에요. Ngunit ang pag-officialize ito ay hindi nangangahulugan na ang buong Roma ang kanilang national religion ay naging Christianismo. 예, 기독교가 로마의 그 국교로 인정을 받는 것은 서기 이제 380년에 로마의 데오도시우스 황제 때였어요. Nung panahon ni Haring Theodosius, nung 380 AD, saka pa lang naging official national religion ng Roma ang Kristyanismo. 기독교 공인이라는 것은 그 당시에 로마에 많은 종교가 있었는데 ang ibig sabihin ng officialization ng Kristyanismo kasi nung panahon na yun marami iba't ibang relihiyon sa Roma. 기독교가 다른 종교들과 동일한 정식 종교로 인정을 받게 되었다는 ibig sabihin ng pag-officialize ito ay naibilang bilang isang official religion na maaari nang makisama sa iba't ibang relihiyon sa Roma. Si Constantinus ay naging mabait nga sa iglesia. 이제 국가 권력을 가지고 교회의 일에 간섭하기도 하고. Ngunit gamit ang kanyang kapangyarihang politikal, pinakialiminan niya ang ang iglesia. Siguro alam niyo rin ang Council of Nicaea. 황제가 교회 회의를 소집하기도 하고. Ang hari mismo ay nagtawag ng mga council ng iglesia. 그래서 이제 그때부터 이제 국가의 권력이 교회에 영향을 미치고 Kaya simula nito, ang kapangyarihan ng gobyerno ay nagkaroon ng impluensya hanggang sa iglesia. Constantinus는 자기 아내도 이렇게 죽였고 Si Constantinus ay pumatay sa kanyang asawa. 또 이제 하나님을 믿는다고 했지만 At sinasabing siya ay naniniwala daw sa Diyos. 그는 기독교를 정치적으로 이용한 사람이지. Ngunit ginamit niya ang Kristyanismo para sa politika. 참된 믿음을 가진 사람은 아니었어요. Ngunit hindi siya isang tao na may tunay na pananampalataya. 죽기 직전까지 세례를 받지 않았고. Hanggang bago siya mamatay, siya hindi nabautismohan. Yeah, 영적인 진리에는 어두운 사람이었어요. At siya ay bulag sa spiritual na katotohanan. 기독교가 공인이 되면서 nang ang Kristyanismo ay naging official. 핍박이 없어진 건 참 감사한 일이 Malaking pasasalamat nga na nawala ang pag-uusig. 이제 교회의 핍박이 없어지면서 Ngunit nang nawala ang pag-uusig sa iglesia. Diminished in the church. 교회는 급속도로 세속화되고 타락하고 부패하기 시작. Ang iglesia ay napakabilis na naging secular, naging corrupt at bumagsak. 그래서 기독교 공인이 어떤 면으로 참 다행스럽기는 했지만 Kaya ang pag-officialize ng Kristyanismo in a way ay maganda nga. 이제 교회의 복음을 위한 고난이 없어지면 Ngunit nang nawala ang kahirapan para sa Ebanghelyo, 교회가 영적인 탄력이나 주님을 향한 간절한 마음을 잃어버리고 ang sincere na puso ng iglesia para sa Panginoon at ang kanilang spiritual na mga puso ay nawala at ang iglesia ay nagsimulang maging corrupt. Kaya ang Christian historian na si Andrew ay nagsabi, 여기에는 영구한 도성이 없다. 와랑 eternal city 돼요. 세상에서 교회가 무엇을 기대하겠는가? What does the church expect from a world that is not the Lord? 아사한 ng iglesia. 그런 세상에서 무엇을 받아들이겠나? Sa mundong ito na pinako si Jesus. Ano aasahan ng mga tao sa mundong ito? 참 목숨 고난과 배척이다. Ang tunay na kahulugan ng iglesia sa lupang ito ay nagmumula sa pagkikati at pag-uusig. Ang isa naman na church historian na si Kuiper, ito ang sinabi niya tungkol sa buhay ng mga Kristiyano. Ang iglesia ay nagwagi nga sa quantity pero natalo sa quality. Kaya ang Edict of Milan ni Constantinus ay nagbukas ng baha ng malakas na pagkorap ng iglesia. 이 명함을 같이 알 필요가 있어요. 그래야 kailangan po natin dapat malaman ang good side and bad side ng officialization ng Kristyanismo. Kaya nung AD 380, si Haring Theodosius ng Roma, itinalaga niya bilang national religion ang Kristyanismo sa Roma.
Theodosius는 이제 왕위에 오르고 한 1년쯤 되어 갈 때 Si Theodosius pagkatapos ng maging hari, paglipas ng mga isang taon, 아주 심각한 병에 걸려서 siya ay nagkaroon ng matinding sakit. 감독을 초빙해서 침례를 받습니다. Kaya inimbita niya ang isang pinuno sa iglesia at nakatanggap ng bautismo at pinoklama niya ang kanyang pananampalataya at ang official religion ng Roma ay itinalaga niya bilang Kristyanismo. Theodosius 황제 때 그 로마 교회의 감독이 암브로시우스라는 사람인데 ang pinakapinuno ng iglesia sa Roma noong panahon ni Haring Theodosius ay si Ambrose. Ambrose was the bishop. 예, 이 암브로시우스가 어거스틴에게 아주 결정적인 영향을 미치게 됩니다. Itong si Ambrose ay nagkaroon ng malaking impluensya kay Augustine. Theodosius 황제 때 noong panahon kasi ni Haring Theodosius 데살로니카 지역에서 아주 인기 있는 전차 경주 선수 한 명이 작은 실수를 해서 사형에 처하게 되었어요. Sa lugar ng Thessalonica, merong isang sikat na chariot racer na nagkaroon ng pagkakamali at siya ay nasentensyahan sa kamatayan. 근데 이제 시민들이 들고 일어나서 폭동을 일으킵니다. Kaya ang mga mamamayan ay nagkaroon ng riot. 너무나 인기가 있는 선수예요. Dahil siya ay napakasikat na player. Chariot racer. 때문에 사형을 시키려고 합니다. At dahil sa maliit na pagkakamali lang siya ipapatayin daw kasi. Because of a small mistake he had made. 시민들이 폭동을 일으켜. Kaya ang mga tao ay nagkagulo. 그 지역 총사령관과 이 고급 이제 그 고급 장교들을 살해하게 됩니다. At ang pinaka-commander in chief ng lugar na 'yon at ang mga matatas na opisyales ay kanilang pinatay. 황제는 그들을 칼로 보복하라고 지시를 합니다. Kaya inutos ng hari na sila ay bayaran ng espada. 그때 암브로시우스가 중재에 나서서 Ngunit noon si Ambrosius ay dumepensa sa kanila, si Ambrose, 사면해 주기로 약속. At nangako ang hari na pagbigyan sila. 근데 이제 그 황제의 보좌관들은 암브로시우스를 황제를 몰래 설득을 해 가지고 Ngunit ang mga adviser ng hari secretly ay pinersuade nila ang hari. Persuaded the emperor 자기들의 상관을 죽였던 그 이제 시민들을 무차별 학살하고 At ang mga tao na pumatay sa kanilang mga leader ay kanilang walang awang pinagpapatay din. Kaso muwan siminder 7,000명이 학살을 Kaya 7,000 mga walang kamuang muang ng mga tao innocenting tao ang namatay. 분명히 사면하기로 약속을 해 놓고 약속을 어겼기 때문에 Dahil ang hari ay nangako kay Ambrose na sila ipatawarin ngunit sila pinatay pa rin. Went against it and killed all these people. 참된 회개의 증거를 보일 때까지는 밀라노 교회 예배에 참석할 수 없다고 이야기. Kaya hanggang sa ipakita ang tanda ng tunay na pagsisisi, hindi pinagbawal siyang umaten sa pagsisimba sa iglesia ng Milano. Ang hari naman dahil sinuway niya ang pangako niya kay Ambrose. 너무 야만적인 행위를 한 걸 이유치고. At sobrang barbaro ang sobrang malahayop ang ginawa niya. Kaya siya ay tumakbo sa iglesia sa Milan. Ambrosius는 현관 앞에서 황제를 만나서 Ngunit si Ambrose, hinarap niya ang hari sa harapan ng gate. 예, 황제 옷을 잡고 At hinawakan niya ang damit ng hari. 무죄한 피가 묻은 옷을 입은 사람은 돌아가라고 했습니다. Ang taong pinahiran ng dugo ng inosenteng tao ay umuwi na lang. Should go back. 사비 냐. 예, 황제는 저게 정말 잘못하기는 했지만 알람 낭 하리 나 사이 투나이 나 나카말리. 진정으로 회개했다는 걸 입증시키려고 해요. 오늘 니나 이상 파토 이파투나이 나 사이 투나이 나 낙시시. 암브로시우스는 그 정도로는 죄 사함을 받기에 불충분하다고 이야기. 오늘 시 암브로스 사마나이 낙사비 나 힌디 얀 사팟 upang mapatawad ang pinagagawa mong kasalanan. 사비 낭 하리 힌디 바시 다빗 다빗 딘 아이 나카살라. 암브로스는 회개에서도 다윗을 닮아 보라고. 스나비 니 암브로스 well, 쿵카논 막시시 카린 툴랏 니 다빗. At least resemble David in manner of repentance. 황제는 암브로시우스 감독의 말에 굴복했고. 그야 스무노드 so 앙하리 사 살리타 니 암브로스. 8개월 동안 모든 장식을 제하고 은둔 생활을 하면서 하나님 앞에 회개하는 시간을 sa loob ng 8 buwan, lahat ng mga ornaments niya, decorations niya ay tinanggal niya at nabuhay siya ng buhay in seclusion.
Christmas night, 다시 암브로시우스를 찾아. Araw ng Pasko, muli niya naman linapitan si Ambrose upang siya itanggapin ng simbahan. Ngunit sinabi ng hari, "하늘이 노예와 거지들에게는 열려 있으나." Ang sinabi ni Ambrose, ang langit ay bukas sa mga hayop at sa mga kulubi. Ngunit para sa akin, bakit ito sarado? Kaya't ako'y umiiyak. Ngunit si Ambrose ay napaka-stricto. Sinabi niya, kung gano'ng ipakita mo ang bunga ng iyong pagsisisi. Tinanggap lahat ng parusa ni Ambrose ni ng hari. Kaya hinubad niya ang kanyang balabal at yumuko sa lupa at siya'y sumigaw. 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 소생케 하소서. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ngayon sa iyong salita. So my soul. 그리고 이제 황제는 8개월 후에 황제의 옷을 벗고 교회 앞에서 공개적으로 참회를 합니다. At pagdipas ng 8 buwan, ibinaba niya na ang trono niya at formally, officially, siya ay nanghihinantawad sa iglesia. Kaya, nung 390 AD, siya ay officially na tinanggap muli ng iglesia at sumali sa communion. Nang namatay ang hari, ito ang kanyang sinabi. Isa lang ang taong nagsabi sa akin ng katotohanan. 그는 불의와 타협하지 않는 훌륭한 하나님의 일꾼으로 밀라노의 감독 암브로시우스다. 시아시 암브로스 피누노 ng Milano na hinding-hindi nakikisama o tumatanggap ng kasamaan at tanging katuwiran lang ng Diyos. At nung namatay naman si Haring Theodosius, sinabi sa kanyang libing ni Ambrose na, "나는 황제가 깊은 고뇌에 빠진 날부터 simula nang ang hari ay nalulong sa malalim na paghihirap. 그의 화를 자제하지 못함으로 저지른 실수와 범죄를 하루도 잊은 날이 없었다. 니 이상 araw ay hindi ko nakalimutan ang pagkakamali at krimen na kanyang ginawa dahil sa di niya pagtiis ng kanyang galit." Yeah, 하나님의 사람의 말씀 앞에 마음을 꺾은 이 데오도시우스 황제도 정말 귀하지만 pati itong haring si Theodosius na nagbali ng puso niya sa harapan ng lingkod ng Diyos kahit siya ay hari ay dakila rin. Ambrosius 감독 역시 거만하지 않고 진심으로 황제를 사랑하고 그 영혼을 위하는 사람. 무니 pati si Ambrose na pinunurin ay hindi nagyabang at tunay na umibig ng sincere sa puso ni kaluluwa ni Theodosius kaya siya ay kanyang inalagaan. Kung tingnan ninyo ang litratong ito, makikita ninyo si Ambrose na tumitigil sa hari para hindi makapasok sa iglesia. Ngayong unang session, hanggang dito na lang po ako magsasalita. At itutuloy ko po sa susunod natin pagkikita. Maraming salamat po.